Safe ba sa akin ng pregnancy? Bakit kaya? Bakit ko kaya natanong yan? So yun guys, bakit ko natanong yung kung bakit safe sa akin yung pregnancy? Kasi po, meron po akong pacemaker. Yung pacemaker po is yung device na sa under lang ng skin ko po na tumutulong siya sa pag-pace ng aking heartbeat. Natanong ko yan kung bakit safe ba sa akin ang pregnancy. Kasi I'm on my second trimester right now. And nalaman kong pregnant ako noong birthday ng aking asawa, April 19, 2020. We are currently married for about 7 months. 7 months pa? Oo, November. 7 months nga. And then, yung first time ko dito, kasi mag-asawa na kami, so nung single ako, never ako nakapag-visit ng OB or nakapag yung gawain ng mga babae na kung mag-check yung pap smear ba. So, nag-decide kami, and also, one thing kung bakit nagpa-appointment kami sa OB is to ask kung may birth control ba para sa case ko. So yun, that was November, last week of November, nag-appointment kami sa OB and we ask for a birth control. And when she knew na may pacemaker ako, hindi siya kaagad nakapag-decide kung bibigyan ako ng something oral na birth control. But she advised us na mag-undergo sa different way nga, which is i-insert mo dun sa loob para i-block yung sperm ng husband, ng lalaki. But then we didn't say yes yet, but we asked my mother-in-law and my sister-in-law, and they said that they knew someone na meron yung ganun. Tapos sabi nila unhealthy daw siya kung in the future you are planning to get pregnant, hindi siya maganda. So we never take the risk and we went through calendar, kasi nga hindi ako hindi ako pwedeng mag-take ng oral or any injections for birth control. So every month I'm doing, as soon as na mag-late yung period ko, nagpa-pregnancy test kaagad ako kasi I'm worried nga na baka mag-pregnant ako. So, after that mga ilang months na pregnancy test, April 19, yun, nalaman namin na pregnant na pala ako. And we made appointment again with my OB. So yun, kasi at first we are not sure kung positive nga, kasi yung first line is weaker than the second, yung second line pala. Yung second line sa pregnancy test, mas weak yung color niya, hindi siya dark than the first line. Pero two lines yung nag-appear. So, the next day we decided to make appointment with my OB to make sure kung ano talaga, kung positive talaga na pregnant ako. So yun nga, it was a positive result na pregnant ako. And April, nalaman namin 19,
May, first week of May, ano ba? First week of May, nalaman namin na it was, ano, positive na pregnant ako. And mag-8 weeks na pregnant ako. So, yun, my OB told me na you have to, ano, check my pacemaker. Yung pacemaker ko is nandito siya, yan. Nasa loob siya ng, sa under ng skin ko lang siya. And then, may lead siya na nakakonect sa heart ko para i-pace niya yung heartbeat. Okay, so back to check-up ko sa OB. Sinabi niya sa akin na I need to check with my cardiologist kung ano yung maa-advise niya kasi nga may pacemaker ako. And also, kailangan ko nang i-ano to kasi sa Thailand ko to na ano yung pacemaker ko. May yearly check-up ako doon to monitor kung ilang porsyento na yung natira, ilang porsyento na lang natira sa pacemaker battery ko. And it was supposed to be my last check-up January, pero kasi new patient ako dito, nung November lang ako dumating dito last year, kailangan kong mag-antay ng longer time para maka-appoint sa doctor. So yun, after my OB, 2 weeks, ano, 2 weeks after my OB visit, nakapag-appoint kami sa cardiologist. And we found out na 6 months na lang yung ano ng battery ko, life consumption ng battery ko sa pacemaker. 6 months na lang. And knowing na I'm pregnant, my doctor told me na, the cardiologist told me na ano, kailangan before ako manganak or earlier than 6 months, ma-change muna yung pacemaker battery ko. So, next month, July, I will see my cardiologist again to check and make appointments kung kailan talaga ako magpapalit ng pacemaker battery. So, yun. My doctor told me not to worry. And sabi niya, safe ang pregnancy as long as nga mag-change ako ng battery before ng delivery ko. So yun guys, that's all people. We are praying for ano lang, safety for me during the operation. Kasi we open and then they're gonna take out the pacemaker, the whole pacemaker. It's metal, it's like thick as my pinky. Tapos, ipalitan lang yung battery. The good thing is, yung lead, ano pa siya, okay siya actually. And I also asked my doctor way back sa Thailand if in the future or someday kung magbeat ba yung heart ko na itself lang na hindi na kailangan ng pacemaker. But he told me na this pacemaker is lifetime na. So gagamitin ko to as long as nabubuhay ako. So kailangan ko to siya. Kasi pag wala to, I'm not sure dedo. So, I'm thankful sa mga tao na nagpa-pray sa akin, na tumulong sa akin sa pacemaker kong to. This is, 8 years na siya ngayon. I got this March 20 pa or 19? Yeah, March 19, 2012. Pero, nasa hospital ako may March 5 pa lang kasi, na critical condition na ako at nilagyan lang ako ng external kasi that time wala pa masyadong budget
Kaya external muna, saka nilagyan ng internal. So, that's it, people. On my next video, i-share ko sa inyo ang ano K1 namin, yung K1 application for K1 ko. Sa Thailand ko yun nag-apply. So don't forget to hit like, share, and subscribe para updated ka sa mga susunod na mga videos. Thank you, people, for watching. Bye.